Hello, good day. Dito na naman tayo again. This is Coach Salo, the owner of Pilimon TV. Gagawa ko ng isang tutorial ngayon about Picsart. Kasi may natanggap akong isang katanungan galing sa business friend ko. Kaya ko rin. Nag-business na nakikita niyo yung paano ako mag-edit o gumawa ng thumbnail. Ang tanong niya, paano ko daw gawin yung lagyan ng puti sa gilid? O ang tawag doon is borderline ng cut out ng picture. Gusto niyang malaman kung paano yung gawin. Ang pangalan niya pala is lalagay ko dito sa dito sa website ko ba? Picture niya. Nakikita niyo yung dito. Gagawin ko siya ng tutorial para may guide siya. So again, this is Coach Arlo. So let's start this video now. Okay guys, nandito na tayo ngayon sa home screen ng cellphone ko. So ang kailangan natin pag gumawa tayo ng mga edited pictures, dapat meron na tayong apps na Picsart. Nakita nyo yung sa right side, upper right side ng screen home ng cellphone ko. Madali lang magkaroon nito, download nyo lang sa Play Store, type nyo lang dyan Picsart. Lalabas ka agad. Since na meron ako na ito, naka-install, open na natin. Since sabihin natin na-download ko na yung Picsart, open lang natin para makapag-start tayo. Nag-load din siya. Okay. So, ito yung makikita nyo once nakapasok na kayo sa apps ng Picsart. Anyway, di nyo na need yan mag-load yung paikot-ikot na yan. Pwede lang kayo dumiretso agad. Pindutin nyo lang itong plus sign. Pagpindut nyo lang plus sign, re-ready kayo sa start editing. Okay, so ang gagawin natin is actual na paglalagay ng borderline. So actually kanina may ginawa na ako na cut out. So ngayon ipapakita ko naman kung paano talaga siya gawin. So para maisa lang yung trabaho mo, halimbawa nag cut out ka tapos lagay mo ng border tapos gagawin mo thumbnail, para may isa lang yung trabaho mo, hanap ka na lang ng free background. Marami dito ito. Click mo itong see all sa background. Sample, piliin natin itong itong mga free sample na ito. Marami dito ito. Okay, ito na lang nauna. Itong may pagka pink background mo na yan, pwede mong gawin na yan automatically as your thumbnail background. So doon naman tayo sa kung paano lagyan ng border yung picture na kinat out. First is nakikita nyo itong option sa baba, marami itong option eh. Pero since ito muna yung tutorial natin, isa-isay natin, nagawa pa ako ng ibang tutorial. Make sure lang na nag-subscribe kayo sa channel para ma-update kayo ng another tutorial ng Picsart. So, again, let's go. So, since picture or image yung ika-cut out natin o lalagyan ng border, siyempre, pipili tayo ng add photo or picture image. So, i-click natin itong add photo.
Yung mga photo na yan, yan yung mga nakasave sa gallery nyo. Ito, halimbawa, i-edit ko tong picture ko na to. I-add lang natin. Click nyo lang yung add. So, hintayin nyo lang mag-loading. Pumunta rito. Ito, pwede nyo i-adjust yan sa opacity. Ano ba itong puro landing na to? Pop up. Okay. May adjustment din to. Pwede nyo i-ganon. I-adjust. Pwede nyo palakihin. Nakikita nyo yung arrow back to. Back and forth. Yan yung adjustment. So, palalaki natin. So, yan. Lumaki na yung picture. Pwede mo i-adjust. Pwede mo ipataas. So, ito na yung naging picture natin na image sa inad. So, paano natin siya i-cut out? So, nakikita nyo yung option dito na naman. Sa baba. Every time na may ina-add kayo na picture, iba-iba ng o layer, iba-iba ng ang settings or option. So, since i-cut out natin siya, nakikita nyo yung itong gunting na to. Icon na gunting, pipindutin natin yun siya. Okay? So, yan lumabas. May nakita na naman kayong option dito sa baba. Merong option dito na napaputol-putol yung linya. Kung meron dito hugis tao, ay i-click natin yung hugis tao. So, hintayin nyo rin mag-loading. Initialize nyo pa yan. Kung ano ba yung itsura na maging cut-out. Minsan madali, minsan mabilis. Depende kasi yan sa picture. Ito, picture ko to. Nakita nyo yan? Pag nakita nyo yung pula, pag naging ganyan siya, yung itsura pula, nangingin na napupukpuk. Click nyo tong parang may mata na may slash. Parang iba yung setup. Okay? So, hindi na yung ikaw yung nawawala. Kanina, ikaw yung nawala eh. O, yan. Pag click mo yung mata na slash, ikaw yung makikita. Pag hindi ka nakikita, ibig sabihin yung barka wala na nakikita. So, click natin. Sige. So, may nakikita pa kayong parang background. So, ang gagawin nyo lang, erase nyo lang yan by your hands. Yan. Kamay ko tong daliri ko tong ginagamit ko. Itong erase. Okay? Depende sa inyo kung ano. Okay, yan. Medyo parang malinis na. Depende pa sa inyo kung hindi pa kayo kontento. Pwede nyo pang i-erase yung iba. Okay? Sa akin, okay na to. Since okay na to, ang gagawin nyo is nakita nyo itong save. Click nyo yung save. So, mangyayari pag naging na-cut out na ito siya, parang siya naging sticker na. So, nakita nyo? Wala yung background. Ito, pwede nyo parang adjust yan, opacity, o. Pwede nyo i-blend sa background. Okay. Tuloy itong mga option na ito, yung magandang iba-iba ito ng setup. Pero, di natin ma-tutorial natin sa paglalagay ng border. Yun lang muna. Next tutorial is gagawa ko ng full tutorial nito. Okay? So, ito na. Nakatout na natin yung picture. So, pwedeng lakihan. Depende sa'yo. Adjust mo lang. Ma-adjust naman kasi ito eh. Bawa dyan. So, nakatout na natin. So, hanapin natin yung pag yung picture ang ikakat ang lalagyan nyo ng border, click nyo yan. Makita nyo yan. So, pag walang, pag di nyo click yung picture, iba yung option. Pag click yung picture, iba yung option. So, hanapin nyo yung option na border. So, ito na yon border. Border lines ito. Ayan, okay?
pag make yung border, kung ano yung kulay na nakikita nyo, yun yung mauna talaga. So, ito nyo, nag-automatic white siya na border. So, yung nakikita nyo ito na magkalinya ng mga color is, diyan kayo mamimili, pipindutin nyo lang yan. Halimbawa, pula. O, naging pula. Pailit. Blue. Yung adjustment, pwede rin yung palakihan, yung thickness. Pag-adjustment nyo lang. Pwede sa trip nyo. Diba? Bawa pink. Sige, tatapusin natin to. Ang dulo. Sabi natin, import natin gawin itong yellow. Para yung mas nakikita pansinin. Eh. Sabi natin, kasi ang tanong, paano? So, nakita niyo yung ano naman to, yung parang yung cartoon na yung pag, parang yung naiisip mo yung nakita sa cartoon yung call out nalagyan natin yan, pwede ka dito, ayan, lalabas maraming option, maraming pagpipilihan actually. Sabi natin na ito para makapag-type ka dyan, type ka lang dyan sa clipboard. How? Paano mag-edit ng cut out image with border line in Picsart. So yan, depende na lang sa inyo kung ano yung gagamitin nyo na font. Na-adjust din naman kasi yan eh. Wow, ayan. So since nakita nyo yan, diba? Sabi ko kanina, pwede nyo i-change yung fonts. Natin madali basahin ito. Para lumaki itong parang message ito, yung arrow na up and down or back forward and backward, i-press nyo lang yan tapos ilahe nyo, drag, hindi lumaki na, diba? Hindi lang posing ko dito ito para mas maganda. Lagay mo na rin yung picture ng ano yung apps na yan. Mayroon akong screenshot dito eh. So, screenshot ko. Ito yung screenshot ko na logo ng Picsart. So, nag-appear siya. Lagay mo, hindi mo naman pwedeng ilagayin dyan. So, ang gawin mo, i-crop mo lang. Nababasa nyo na yung crop, diba? Pag-pindot mo ng crop, another option. Adjust mo lang. Yung bawat kanto niyan, i-drag mo lang kung saan mo gusto papunta. Okay, so kung pwede na siya yan, pwede mo na i-click. Click check. Okay, so pwede mo ilagay mo dito. Palagay pa sa kamay ko. So lito, pwede mo rin ito i-cut out. Cut natin, try natin. Maka-cut out ba? Kasi namimili din ito eh. Hindi lahat pwede niya i-cut out. Pag yung embedded na talaga, hindi niya na i-cut out. Uy, hindi na itsura. So, pag ganyan, ang gagawin nyo lang is, yung nakikita nyo parang paintbrush, click nyo yan. Tapos gamitin yung daliri nyo para mawala yung mga glitches. Diba? Pag gusto nyo i-erase na lang ulit yung background na yan, pwede. Ito, tignan nyo ha. Sample lang. Ayan. I-click natin yung eraser. Eraser. I-erase mo rin ito dyan. Ayan, bumalik ka sa dati oh.
Oh, sumobra. Again, paintbrush. Tanggal ulit. So, palitawin natin. Tapos, erase ulit. Erase. Tingnan natin ang natsura. Save. Iba ito pop-up. May glitch pa. Sabihin, shampoo lang naman ito eh. O pwede mong ipagano nyan, ipapahaling. Diba? Pwede yung palakihin. Pwede sa'yo. Pero paliitin mo yung sarili mo. Oh, ilagay mo dyan. Pwede mo i-opacity yan. Adjust mo yung opacity. Okay, diba? Depende sa'yo yan. Adjust mo lang. Okay? So, sabihin natin yan na yan. Pang thumbnail mo na yan. Okay? So, click mo lang yung check. Click mo yung option. Click mo lang yung extend. Appreciate kasi ganito nangyari, lumalabas yung ganito, yung pipilitin ka mag-subscribe. Okay, ayaw. Isang ginagawa ko pag ganito, pag ayaw niya, screenshot na lang. So, screenshot mo, then i-crop mo. Then pwede mo na gawing thumbnail. Okay? Kung ayaw niya rin talaga. So, pwede na yun, nasundan nyo ba? Hope may natutunan kayo sa tutorial na ito. At kung nagustuhan nyo yung tutorial na ito, please like my channel, share and subscribe na rin kayo. Kung nagustuhan nyo yung video na ito, paki-hit na rin yung bell notification para ma-update kayo sa mga upcoming video ko na i-upload doon ang mga tutorial, kasi yung tutorial na ginagawa ko random, at yung mga ina-upload ko na videos din random. Okay, alright, this is Saulo again. Thank you and God bless. Salamat sa panonood. Bye bye. Hi, hello, good day, this is Coach Saulo at Pilimon TV. If you like the video, yung mga random video ko dyan like tutorial, mga sharing knowledge, if you like the video na ginagawa ko, please like, share and subscribe ka na rin, and pakihit na rin yung bell notification para ma-update pa kita sa lahat ng mga video na gagawin ko, na for sure makakatulong sa'yo at matutulan pa at makatulong tayo sa ibang mga gusto pang matuto. Again, this is Coach Saulo, Pilimon TV. Salamat and God bless.